Telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Pag ng Panginoon, kung bayan ay nagtitipon, upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang dapit hapon sa inyo pong lahat. Magandang dapit hapon din po, Padre. Nagpapahimakas ang araw, lubhang na napapanahon na tayo ay magkatipon upang pasalamatan ang Diyos sa maghapong paggawa at pakikiisa natin sa patuloy na gawang paglikha at pagliligtas ng Diyos. Ngayon po ay ika-anim na araw ng nobena sa karangalan ni San Juan Bautista. At tayo rin po ay pangatlong araw ng nobena sa karangalan ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng Laging Saklolo. At nagpapasimula po ang nobena sa karangalan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Yung pong nariyan sa highway ng mga pamayanan ay naghahanda ng kanilang pagdiriwang ng piyesta na gagawin sa June 29. At yung ating mga samo at dalangin kay Santo Padre Pio, yung iba ay merong pamamanata kay San Antonio ng Lisbon at Padua. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, ating kilanlin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang paglohog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. At Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami matulungan ng pagdalangin ng mga apostol San Pedro at San Pablo upang ang iyong ibinigay na tagapagdulot ng iyong mga pangunahing kaloob sa iyong simbahan ay maging tagapaggawad din ng tulong sa pagkakamit ng kaligtasan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na gabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At dikit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya nagsimula nito, na kayo tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din niyong mangunatak kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba pang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam niyo kung gano'ng kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpapakadukha upang yumamang kayo sa pamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan, pupurihin siya ang aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasahay laging Panginoon, panig sa naapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nagugutom. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli, paningin ng bulag, lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Bagong utos ani Kristo, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito na mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Gumawa rin yon ng mga hintil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, isa pong maganda, mabiyayang dapit hapon sa inyong lahat. Sa pagpapahimakas ng araw, napakagandang gesture na tayo ay nananambahan sa Diyos. Ang mga banal, katulad ni San Isidro, katulad ni San Padre Pio, maging si Saint John na ipinagnonobena natin ngayon, at sina San Pedro at San Pablo, sa mga ganitong oras napunta ng templo, ng bahay dalanginan upang manambahan sa Diyos. At ang inabanggit sa atin ng ating pagbasa ngayon ay maging ganap kayo katulad ng inyong amang nasa langit. Yun po ang ating layon sa buhay, aiming at perfection. Buhay na ganap, lalo na sa ating nakikiisa sa gampaning dalhin ang magandang balita ng kaligtasan sa mga larangan ng buhay at pagkakabuhay. As partners or workers in the service of evangelization, yung misyon po natin ay to acquire for ourselves the necessary communion with God, pagkat yung kaganapan ng buhay natin nasa sa Diyos, lalo na sa ating lipunan na napaka-divided na, ay very glaring ang pagiging agwatan natin sa isa't isa. Eh, ang inahingi sa atin ay communion with God. And how are we going to acquire communion? Ito po ay sa magitan ng pagpapakumbaba upang ikay makapagmahal, makapagligtas at makapagbigay buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Paano natin susundin ang Panginoon? Eh sabi ay ibigin mo, maging ang iyong kaaway. Ito po ay hard saying, ano? Talagang napapanahong katekesis. Pagkat maski sa iyong Facebook account, pag hindi mo korsonada yung nakalagay doon, eh idinidelete mo, binablock mo. Ay hindi yun Kristiyanong pamumuhay. Hindi naman pwede kitang e-epal. Make believe. Dapat genuineness ng ating ugnay sa isa't isa. Walang plastikan. Maraming mga tao ang nagkakaaway. Inalamang mana, pinag-aawayan ng magkapatid. Yung hangganan ng lupa, isang matinding at maalingasgas na usapin sa kapitbahayanan. Then, mga disoras ng gabi, mabubulahaw ang iyong kapitbahayanan dahilan sa mga hindi magandang salita o ingay o kung ano-anong mga flows sa ating ugnayan. Ayun na lamang ang bianan at manugang ay hindi magkasundo. Ay, ang sabi ng ating Panginoon ay ibigin mo, maging ang iyong kaaway. Christian virtue has to go beyond the paradigm of human logic. And the cyclical trend of violence must be checked up. Ano? Kaya we need to acquire for ourselves the necessary transcendence. Iangat-angat mo pa ang kalidad ng iyong buhay. Kasi kung ang iibigin mo nga lamang ay yung kaibigan mo, ay hindi, ano naman ang nagagawa mong natatangi? Kasi ginagawa din yun ng ibang tao. Kaya ang samo sa atin ng Panginoong Jesus mula sa Eros o yung sentimiento di asukal o yung emosyon ay iangat natin, idako pa natin, hindi lamang sa level of filial love, kundi agape. Loving without exclusive relationship, kundi to love everyone. Ay, ang sabi sa atin, malimit nating awitin, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabubuting kalooban. Yun ang ating punto. To acquire for ourselves mabuting kalooban, good-heartedness. Sapagkat kung nasasaan ang pag-ibig na at kagandahang loob, naroroon ang Diyos. Kaya pag nilayan po natin ito, meron ba tayong mga hindi kaimikan? Meron ba tayong katampuhan? Meron ba tayong nagawaan ng hindi mabuti? At sila'y nayayamot, nagagalit sa atin. Eh sabi ay, kung gaano kalawak yung sikat ng araw hanggang paglubog, eh dapat yung galit mo, yung sama ng loob mo, hindi nalulubugan ng araw. Naalala ko yung mga Muslim, kung saan lumubog ang araw, doon sila nakaharap para makapagdasal. At ang kapayapaan, yung tunay na Muslim, ay kapayapaan yon, ang pakay, hindi gulo, ay yung mga extremist, yung mga nasa tawag nating balag ng alanganin, eh tayo dapat ay wala doon sa ganong level ng buhay. Iangat-angat natin, pagkat sabi, sundin ang loob mo dito sa lupa,
kaparaan ng sa langit. Ay kung ang iibigin natin ay digmaan, naalala ko tiyong marami ang takbo ng utak ngayon ay puro digmaan, magdi-display na mga armas pandigma na para bagangang walang tiwala sa isa't isa pagkat puro adik sa kapangyarihan, kayamanan at katanyagan na siyang sanhi ng lahat ng gera at mga krimen sa buong mundo. Kung ikaw ay marunong tumimbang o magtimplada ng iyong temperaments, you will be living in peace sapagkat sabi natin, in medio istat virtus. Sa katamtaman, doon nagsisimula ang kalusugan. Sa katamtaman, doon nagsisimula ang kabanalan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, ito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan, masaya at nagsalo. Ang isa ng mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay, gawing dugo at katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nung iyong bayan, nagpupuri, naglakaysa sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa magitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan. Langit lupa'y nagpupugal sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak. Siyang nagmulat sa ulap, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat.
kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob niya ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang kalis, ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, tangkalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa na nagpapagaling mula sa kanyang surgical operation at naghahanda rin sa kanyang mga gampaning gawain, lalo na sa World Youth Day at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at ang mga pamilya, maging yung pong mga nasa iba't ibang sektor ng ating pamayanan, mga magsasaka, mga mangingisda, maging yung mga naghahanap buhay sa dagat, karagatan, sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang mga manggagawa, yung iba ay papauwi galing sa trabaho at yung iba naman ay papasok pagkat ang nature ng trabaho ay night shifting. Maging yung mga nasa iba't ibang profesyon, yung mga nagpapasalamat sa kanilang mga ginampanang ngayong school year, lalo na ang mga mag-aaral, yung iba ay nag-a-accomplish ng clearance academic requirements, yung iba ay meron pa pong academic examinations, at yung iba naman ay nagpi-prepare to take up board exams pertinent to the professions they wish to be. Maging yung pong mga nasa bilangguan, mga volunteers in prison pastoral service, mga nasa public and government
and private institutions and human activities, maging yung pong mga nagtatrabaho sa mga clinics, hospitals, lalo na ang mga doctors, mga nurses, mga orderly, at yung pong mga nasa mga pharmaceuticals, at maging yung mga nagsasagawa ng rescue, relief, rehabilitation, ministering the places and people na apektado ng digmaan, ng volcanic eruption, ng mga pandemya, lindol, pagbaha, sunog at iba pang mga kaganapan, maging yung iniluluhog nating kay Santo Padre Pio, kay San Juan Bautista, sa Our Mother of Perpetual Help, kina Saint Peter and Saint Paul na unang araw ng nobena ngayon, at maging yung mga birthday celebrators, anniversary celebrators, ang Bisiquestra Constructions. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang yumaon nating mga magulang, mga kapatid, mga taong naging bahagi ng ating buhay, at ang yumaon na si Emma Layag na sumakabilang buhay kaninang umaga. At ang kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kanisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Padre Pio, San Juan Bautista, Saint Alphonsus Maria Ligori, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maging si Saint Luis Gonzaga na piyesta bukas at na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga naggagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalak at kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at evening blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ang aking talagang mithiin ang sa Diyos ay hinihiling na siya'y makapiling sa tahanan niyang maningning na ay aking ngayong hangarin. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa pag-ibig ay pag-ibig ay na di nagtatantya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pag-ibig ay wala pagsubalit. Tumatakbo salat man ako sa lahat ang tanging ang yaman ay mabuhay sa pag-ibig. Sa pag-ibig ay paglalayag na ang
dapat may galak sa maalab na udyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa at siyang tanging tumatanglaw bituin sa kipagnubay. Iwasang kong lalakbay sanding at lakas at ibay. Laging awit ang sagisag ang mabuhay sa pag-ibig. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, Manging Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay, lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang time-timan, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pag-aayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng pag-aawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Ostereya ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirements of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang CLAY GO,
clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pamasang dambana, lalo tigit sa Austria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main art entrance, tayo ay may mga malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyo pong makikita mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ika-anim, sa darating na 23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga na pangungunahan ng Obispo ng Malaysia. At sa 4 at kalahati ng hapon, kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa time team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutian, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikiisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
Ngayong gabi po, meron muli tayong holy hour, alas 8 ng gabi. Kasi kagabi wala at naglilinis po tayo nitong bahay dalanginan. Kaya every 8 o'clock, our holy hour o banal na oras, pinag-aanyaya po namin ito. Ako po si Reverend Father Ulises Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Patuloy po kaming humihiling ng inyong panalangin, pagmamahal, tulong, donasyon para sa aming ipinagagawang bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga matatanda naming pari at gayon din po lalo na yung mga may sakit. Salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. Ating pagmamahalan at paglilingkod sa kaninuman. Ayoy nadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.